pangalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, parang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang hingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zebulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amita. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga tagaroon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ibinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos bawasak ang barko.
Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa ay nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante, "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya ay kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo." Kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumaya pa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon. Kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulo nito si Jonas. Siya ay nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako ay nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa
kalalimang walang katulad, ako ay tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napapad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita, Poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay nang iniwan. Nagkataon dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa isang nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang siya nito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka ay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus.
ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't gayon din ang gawin mo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa po marahil sa mga katangian nating mga Pilipino ay yung mahilig po tayong mag-stereotype. No? Yung tipong kapag sinabing ito ang pinagmulan niya, ito na kagad ang mga bagay na pumapasok sa ating isipan. Magbigay po tayo ng halimbawa. Kapag ang isang tao ay sinabi nating Ilocano, ano ho ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Ano po? Ako ripot daw, hindi ako nagsabi ha? Ilocano kasi ako, no? Kapag sinabi nating Kapampangan, anong naisip natin? Masarap magluto, no? Kapag ikaw ay tiga Tondo, tiga Quiapo, tiga Sampaloc, may kanya-kanya tayong naiisip dahil nga mahilig tayong mag-stereotype. Bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan? Sa ating unang pagbasa po, napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Jonas. At tinatawag siya ng Diyos na pumunta sa bayan ng Nineveh. At dahil alam ni Jonas kung ano ang klaseng mga tao ang mga taga Nineveh, tumanggi siya kasi pakiramdam niya yung mga tao doon sa Nineveh, matitigas ang ulo. Ang mga tao sa Nineveh, hindi siya pakikinggan. Kagaya natin, marahil ganun din si Propeta Jonas. Kaya ano ang kanyang ginawa? Tumakas. At sa kanyang pagtakas, hindi niya napagtanto na kahit sa kanyang pagtanggi, sasamahan siya ng Panginoon. Mga kapatid, mahilig tayong magbansag sa kapwa-tao natin. Mahilig din tayong pumili ng ating sasamahan bilang mga tao. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, magandang tanong ang ibinigay nung eskriba kay Jesus. Ang tanong nung eskriba sa Panginoon, no? Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At anong sagot ni Jesus? Ano ba ang nababasa mo? Bilang isang eskriba, alam mo ang kasulatan, alam mo ang salita ng Diyos. At sinagot ng eskriba, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." At ano ang sagot ni Jesus? Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Pero hindi na doon natapos ang kanilang pag-uusap. Dahil nagtanong muli ang eskriba, "Sino po ang aking kapwa? Who is my neighbor?" At paano sinagot ni Jesus yung eskriba? Nagkwento siya ng isang talinghaga. At ano ang kinuwento ng talinghaga ng Panginoon? Na merong isang taong binugbog ng magnanakaw at iniwan sa daanan. At itong nabugbog na ito, may nakakita sa kanya. Sino ang unang nakakita? Saserdote. Pangalawa, no? Levita. Mga taong relihiyoso at relihiyosa. Mga taong nasa loob at naglilingkod sa Diyos. Pero nung nakita yung kapwang nangangailangan ng tulong, lumihis. Pero sino yung tumulong? Isang Samaritanang naglalakbay. At sino ho ang mga Samaritano sa mata ng mga Hudyo? Walang pananampalataya, hindi naniniwala sa Diyos.
Kaya nga ang tanong ni Jesus, sino po, sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao sa tatlo? At ang sagot nila, yung Samaritano. Sino ba ang ating kapwa? Yung kapwa lang ba yung nakakapalagayan mo ng loob? Yung kapwa mo lang ba ay yung kaibigan mong maituturing? Yung kapwa mo lang ba yung mga taong nahihingan mo lamang ng tulong? Mga kapatid, ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang tunay na kapwa natin hindi lang yung ating mga kaibigan, hindi lang yung ating mga kasama, kundi ang ating tunay na kapwa ay ang ating mga kapatid. Dahil ang ating mga kapatid ay yung mga taong tunay nating minamahal. Kapag sinabing ikaw ay kapwa, nangangahulugan, minamahal kita. When you are being called as a neighbor, you are being loved by someone. At yun ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, na hindi lang tayo basta magkakaibigan, hindi lang tayo basta magkakasama, bagkus ang bawat isa sa atin ay kapwa. At kung tayo ay kapwa, ibig sabihin, tayo ay nagmamahal. Kaya, kung ikaw ay sinabihan na ikaw ay kapwa, nangangahulugan na dapat ipinaparamdam mo ang pagmamahal mula sa Diyos. At yun ang ginawa nung Samaritano. Hindi lang niya sinamahan, bagkus pinakitaan niya ng pagmamahal. Bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ang hamon po sa atin ay mag-ibigan. Hindi lang mag-ibigan dahil kaibigan. Hindi lang mag-ibigan dahil may nakukuha tayo sa isa't isa. Mag-ibigan tayo dahil tayong lahat ay magkakapatid. Mag-ibigan tayo dahil tayong lahat ay kapwa sa isa't isa. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala muli sa atin ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kapwa. Kung ang bawat isa sa atin ay kapwa, ang hamon sa atin ay hindi lamang tingnan ang bawat isang magkakasama bilang magkakaibigan, kundi tingnan natin ang bawat isa ng may pagmamahal at pag-ibig kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maging sa ngayon maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Ama ng nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Ang ating panalangin, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan, nawa ay magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa, manalangin tayo.
Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuha natin, nawa ay pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong gabit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amin. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ordained minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari ordained minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumama sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.